you doing, step bro? So what is up sa inyo mga step bro? Kung napanood niyo yung last vlog ko about sa headlight, talagang hindi ako satisfied doon. So ito, mag-install tayo ng mini driving light na DSK. So ito ay 4 wires. Since malabo talaga, kailangan ko ng MDL. Malabo or mataas masyado. Kaya mag-install tayo ng MDL. So ito yung mga gagamitin natin. Mini driving light. Dalawang relay. Horn relay. 5 pin socket. Tapos, tri-switch. Siyempre. Extra wires. Shrinkable tube or kung meron kayong electrical tape, pwede na yun. Marte lang talaga ako para malinis lang tignan yung wiring. Tapos, diode. And 4 amps to. Gagamitin ko siya pang passing light. Tapos, extra fuse. Tsaka fuse box. Hindi naman extra. Gagamitin talaga siya. Tapos, syempre, gagamitin tayo ng mga tools. Tulad ng, yan, test light, gunting, plies, kung ano-ano pa. Tapos, electrical tape, syempre. So, meron siyang 4 na wires. Ito yung functions niya. White, yellow, tsaka double color. So, gagamitin kong low is yung white. Ito naman yung gagamitin kong high, double color. Tapos, gagamitin ko to sa passing. So, yun. First time ko mag-i-install nitong mini driving light. Or, first time ko mag-wiring sa motor ko. Sa sarili kong motor. Hindi naman talaga ako mahilig mag-wiring. Kalikot lang. So, bago ko ginawa tong video na to, pinag-aralan ko muna paano siya ida-diagram, paano siya i-wiring. Siyempre, humingi rin ako ng tulong sa mga tropa. Sa mga marunong talaga mag-wiring. So, ayan. Ito yung pinaka-diagram. Ito yung dalawang relay. Basa. Tapos yung balas ng MDL. Tri-switch. Ito naman yung para sa horn passing. Siyempre yung diode. Tapos battery. Yan. So, sundan muna natin to bago natin install dun sa motor. So, pagsasama-samahin ko na yung dapat pagsamahin dito sa relay. Tsaka dun sa balas ng MDL. Yan. Horn relay. 5 pin. So, ito yung mga nandyan. Ito yung 30. Ito yung 85. Ito yung 86. 87. Tapos 87A. 87A, hahayaan natin bakante yan. So, pag samasamahin lang natin yung mga magkakaparehas na iwa-wiring. So, ang sabi dito sa diagram, yung dalawang 30, pag sasamahin natin, tapos lalagyan siya ng fuse papunta sa positive ng battery. So, pagsamahin muna natin itong dalawang 30. Ito yung 30, yung orange 30. Yung dalawang orange, yan yung 30. Samahin natin yan. So, next naman is yung 85. So, yung 85 is idediretso natin sa ground or mas maganda sa battery ng motor. Lalagyan natin siya sa negative. So, pagsama na natin yung dalawang 85 tsaka yung dalawang 30. Ang next naman is, lang ko lang tong 87A, yung gitna. So, tupi ko lang to. Or pwede rin tanggalin. Depende sa inyo. So, ayan, nakatupi na. Yung isa rito para sa low, yung isa para sa high. Itong red na wire tsaka yung white. So, yung white yan yung 86. Yung 86, ito yung ilalagay natin sa tri-switch natin. Magkaiba sila, so hindi ko sila pagsasamahin. Ganon din dito sa red, which is yung 87. Ito yung magkoconnect or i-coconnect natin sa balas ng MDL. So, ito na. Pinagsama ko na itong dalawang relay. Pinagdikit ko lang. So, isa dito is low, isa is high. So, lagyan na natin siya ng extra wire, tsaka lagay natin yung fuse tsaka fuse box. So, ito na mga step bro, nadugtong ako na yung 30. Nalagyan ko na siya ng mahabang wire. Mga
1.5 meters. Tapos sa dulo, sa kabilang dulo, nilagyan ko siya ng fuse. Ayan. 15 amps. And then, ito yung ilalagay natin sa battery mismo. Sa positive. So, check na tayo rito sa 30. And then, yung 85 natin, yung dalawa, yung black, sasama natin yung black na itong dalawang balas ng MDL. Ito yung dalawang balas. Isasamahin din natin yung mga pare-parehas na kulay. Ito yung 4 wires. Pagsama-samahin natin lahat ng pare-parehas na kulay. So, ito na mga step bro na pagsama-sama ko na yung mga pare-parehas na kulay. Ngayon, i-coconnect na natin siya sa mga relay nila. Para at least mamaya kapag in-install na siya dun sa may motor, dire-diretso na tayo pagkakabit. Hindi na tayo mag-wiring pa. Kabit na lang ng kabit. So, nalagay ko na yung high. Aray, init. Nalagay ko na yung high. Next naman is yung... Naku, mali ako na nailagay. Gago! Ang high ko ngayon is yung red. Baliktad. Hindi, okay lang. Pagbaliktarin ko na lang itong label. Diba? Mali. Yung... So, ito. Yung red ko, yung white color na ilaw, yun yung red wire. So, yan yung low. Ulitin ko, yung red wire, yan yung low ko, which is yung white na ilaw. Ito, nasa low na relay. So, itong namang white, connect natin dito sa may high natin. So, ang white is yung yellow-white na combination ng ilaw. So, ayan, napagsama na natin yung white na wire. At na-connect na natin sa high. So, ang next naman is itong black. Which is yung para sa ground. Dugtong din natin dito. Sa black ng relay. Which is yung 85. So, itong dalawang black na to, na para sa body ground or sa battery na negative, mas magandang lagyan na natin muna siya ng mahabang cable or mahabang wire kasi didiretso natin sa battery to. So, siguro mga 1 meter or 1.5 din. Pwede naman tayo magbawas mamaya kung sakaling kailangan. So, napagdugtong na natin. Na-connect na yung mahabang wire na didiretso natin sa battery. Ang next naman is yung yellow. So, yung yellow, ito yung gagawin kong passing light. So, dudugtungan ko lang siya ng isang mahabang wire din. Lagyan natin ng diode. So, ito yung diode na gamit ko. 4 amps. Any diode pwede, pero mas recommended is 6 tsaka 9, pero wala akong makita dito sa amin. So, ito na lang muna. 4 amps. Mas maganda kung nakahinang siya para hindi matanggal. So, yung isa kasi dito natanggal eh. Ihinangan ko na lang ulit. Or siguro, kaya naman siya ng dikit lang. Yun. Tapos, lagayin ko ulit siya ng shrinkable tube. So, dapat hindi kayo magkamali. Ang diode laging anode to cathode. So, ang cathode is yung may silver lining. Yan, may silver lining. Yan yung cathode. Ito yung i-coconnecta natin sa ilaw. And then, ito naman is yung panggagalingan ng supply ng kuryente. Which is yung ito. Passing horn switch. So, ayan, nadugtungan na natin. Ayusin ko na lang itong diode. So, bago ko nga pala makalimutan, yung iba kasi ang ginagawa dito is 3 ang relay, 3 relay. Kasi kung 2 relay lang, 2 lang ang mapapagana mo sa 4 wires na MDL, which is yung mga version 2. 4 wires, ginagamitan minsan nila ng 3 relay para yung isa
may sariling switch. So, ang akin is, yun nga, ginawa ko, dalawang relay, tapos yung isa, para magamit siya, gagawin ko na lang siyang passing horn para hindi na ako magdagdag ng isa pang relay. At least may passing na ako. Yun. Ang trabaho naman itong diode is para itawid lang niya yung kuryente at hindi niya ibabalik. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng diode, pag pinindot natin yung horn, pareha sila mag-i-stay yung ano, parang bababad yung ilaw tsaka yung horn natin. Siyempre, ayaw naman natin ng ganun. So, kapag pinindot natin yung horn, kikislap lang yung ano natin, MDL. Kaya tayo gumagamit ng diode. Although, pwede rin naman siya sa, kahit hindi sa mga auxiliary light, pwede rin siya sa headlight natin. So, soon, lalagay ko rin siya sa headlight. So, ito na, tapos ko na yung wiring ng relay. Mamaya, install na lang natin to dun sa motor. So, ulitin ko lang. Itong dalawang bakante, sa tri-switch to. So, hindi ko pa alam kung gaano kahaba. Baka mamaya magdugtong pa ako dun sa tri-switch, kaya hindi ko muna siya nilalagay. Pero, feeling ko naman, mahaba siya. Pero, mas magandang sure. Magdadagdag na lang ako siguro. Tapos, ayun, etong 87A, yung dalawang blue, may cover na yung dulo niyan, tapos nilagyan ko shrinkable tube para walang kumunik dyan. So, parang patay yan. Tapos, etong dalawang red, yan yung 87, nakakonek sa balas ng MDL. Itong orange, which is in 30 sa relay, kukonekta natin siya sa battery. Meron siyang 15 amps na fuse. Tapos, yung black, lahat ng black pinagsama-sama ko kasi didiretso natin yan sa battery din. Sa tri-switch naman, yung black tsaka yung brown, yan yung ilalagay natin sa high and low natin. Etong blue, ilalagay natin sa accessory line, accessory wire ng motor natin. So, paano malalaman kung accessory wire ba yung paglalagyan natin dun sa motor? Yung mga accessory wire, ito yung mga kapag in-ignition on mo, kahit di mo pa binubuksan yung motor mismo, hindi mo pa ini-start, may supply na sila ng kuryente. So, ilalagay ko siya sa park light. Usually, pag nag i-install talaga ng mga ganyan, sa park light, kinokonek. So, ito, lagay natin mamaya sa park light. Tapos, itong dalawa, bahala na kung ito yung low, ito ba yung high, or high, or low. Low, high, high, low. So, ito na mga step bro. Nabaklas na natin yung headlight, yung front cowling, tsaka itong dibdib. So, ngayon, alamin naman natin kung ano yung accessory wire niya. Kung anong kulay. Pero feeling ko orange yung accessory wire dito. Kasi yung green yan yung negative. So, test natin siya. Gamit itong tester. So, hindi. Yung brown pala ang accessory wire niya. So, meron kasi siyang ewan ko nakikita niyo ba. Yan, apat. So, yung orange yan yung signal light. O, tama. Kulay brown yung yan. Accessory wire niya. So, pasensya na mga step bro. Sad to say, hindi pala naka-record kanina habang ginagawa ko. So, ito. Explain ko na lang. So, yung 30 nung relay, which is itong may fuse, kinonek ko siya sa positive ng battery, direct. Then, ito, yung fuse na may 15 amps. Tapos, itong 85 na to, direct sa battery ng negative. Tapos, dito naman, sa tri-switch ng domino, nilagay ko siya dun sa may kulay brown. So, yung kulay brown dito sa motor, yun yung accessory line. Tapos, kulay blue ng domino switch, yun yung didikit sa accessory. So, ayan yun.
Tapos yung brown and black naman dun sa domino, bahala na kayo kung saan nyo siya ilagay. Depende na yan sa 87 naman nung relay. 87 ng relay yun yung nagpapagana sa ilaw. So eto na siya. Tapos yung sa passing naman, hindi kita, pero may dalawa lang siyang switch. Etong may diode, nilagay ko siya doon sa may kulay black nung tawag dito, horn. So testing natin kung gagana yung ilaw. So ito yung ilaw, check natin. Yan yung low, yung high, and dual light combo yan. May white tsaka yellow. Then ito yung passing. So okay naman siya, walang pumutok na fuse, walang naputol na fuse. So ikakabit ko na siya ulit. And then itong bracket, nabibili siya kay Bernard. Siya yung gumagawa ng mga bracket pang GTR talaga. So, yun. Para to sa T-pose. A few inches later. So, ito na mga step bro na tapos na natin siyang i-install. Wala naman sumasabit na wire. So, testing na natin. So, naka-engine on na yan. Ito yung low. So, off, high. Yung high natin is yung combo. Combo light, yellow, tsaka white. Then, passing. Yellow. Then, sa pangganaganda nito, kanyari naka-low ako. Pag nag-passing ako, visible pa rin. So, first time ko kasing nag-install ng MDL, or first time ko nag-wiring. So, pinag-aralan ko talaga mabuti bago siya i-install. Then, ayun. Okay naman, wala naman naging problema sa wiring. Hindi ako naputulan ng fuse. Hindi ako nasunugan. Sana, huwag muna. Ito yung switch. Yung nilagay. Tinanggal ko na yung phone holder ko since ayoko na nun. Bibili akong bago. Yan. So, overall, okay naman na siya. So, yun lang. Ganito na lang. Kita tayo next vlog. Ride safe, ride smart. J-Ride out. Peace. Dumi ng kamay ko. May asma.